Mga ka-taxpayer kong minamahal, alam ko nire-respeto nung iba ang Bureau of Internal Revenue. Yung iba natatakot. Wag ho kayong matakot sa BIR kasi ang trabaho ho nila ay paglingkuran tayong mga taxpayer. Pero hindi ho yun yung nangyayari. Kaya ini-invite ko ho kayong lahat, mga ka-taxpayer kong minamahal. I-delist natin at tanggalin natin yung ating mga sarili sa pagiging withholding agent. Pakinggan niyo ninyo ito. Ako po ay kinonsider ng BIR na top withholding agent. At para dun sa mga hindi pa ho nakakapanood ng videong ito, please, itong top withholding agent, delist yourself, available na ho yan sa YouTube. Pakipuntahan nyo lang. Ito po yung proof na ako po ay dinilist. Makikita nyo rin ho yan sa BIR website. Dinilis ho ako ng June 22, ayan po, nasa page 27 ako ng Malaya Business Insight at nasa 122. Para ho dun sa mga hindi nakakaalam, ako po ay ginawang top withholding agent noong April 2019. So humingi ho ako ng certification kay RDO, binigyan ho ako noong June 14. Pero kung mapapansin nyo ho, June 22 tinanggal kagad ako. Ha? Nakakatuwa kasi hindi naman ho ako nagpapatanggal, nagpapadilis, dinilis nila ako. So kayo rin pwedeng madilis. Ano ba sir ang burden? Saan galing yan? Kay yung pagiging top withholding agent. Ito ho yung sinight na provision ni RDO, RR 11-2018. At sinasabi dito na mayroong top withholding agent. At ang responsibility ng top withholding agent, mag-withhold ka ng 1% sa supplier ng goods at 2% sa supplier ng services. Basta ikaw ay top withholding agent. Yung ba ay makatwiran? Yung ba ay naaayon sa batas? Sinasabi ko na ho sa inyo, lahat ng nakikinig ngayon na top withholding agent, tumama kayo sa akin kung natatakot kayo, ire-represent ko ho kayo sa Court of Tax Appeals. Narinig din nyo. Ako mismo pupunta sa Court of Tax Appeals kasama natin yung mga tax lawyers natin. Pwede si Attorney Linus, Attorney Gemma, Attorney Sarah, Attorney June, Attorney Terence, Attorney Middle, kung sasama si Attorney Middle, at saka si Attorney Che. Okay. So, pag-usapan natin, sir, mga bossing ko, saan ang galing yung sinasabi nilang power na pwede silang mag-identify? Ha? Kasi walang batas na nag-identify ng top withholding agent. Yung BIR lang. Ha? Magkaiba ho yung revenue regulation sa batas. Ang batas ho, Republic Act. So, sabi dito sa Revenue Regulation 11-2018, ang pinagbabasehan daw nila ay Section 244 ng National Internal Revenue Code at Republic Act 10963. Ayokong-ayoko na niloloko tayo ng ating mga leaders. Ayoko nun. So, kailangan tumindig tayo. Gamitin natin yung karapatan natin. Right to be independent. Kasi gusto nila maging dependent tayo sa kanila eh. Right to be self-reliant, gusto nila maging mag-rely lagi sa tayo sa kanila eh. Ayaw natin yun. So may burden, ha? Napakibigat ng burden na binibigay nitong RR 11-2018. Ano yung mga burden? Pag hindi ka nag-withhold ng tax, charge ka ng surcharge. Pag hindi ka nag-withhold ng tax, charge ka ng interest. Pag hindi ka nag-withhold ng tax, charge ka ng compromise penalty. Pag hindi mo binayaran ng surcharge, interest, compromise penalty, ipakulong ka nila. Yun yung sinasabi nila rito. So, kailangan natin ma-prevent na magkaroon ng problema yung mga top withholding agent. Kaya narito ho ako, nakikiusap sa inyo. Labanan natin itong mga bagay na nagpapahirap sa mga, lalong-lalo na, sa mga top withholding agent. Anong benefits pag tayo ay nagkaisa at pumunta tayo sa Court of Tax Appeals
At ang Court of Tax Appeals, dinisisyonan. Marami na hong lumabas na desisyon na nagpapawalang visa sa mga revenue regulations ng BIR na walang basihan sa batas. Ito ho yung mga benefits. Pag nanalo ho tayo sa Court of Tax Appeals, eh hindi na tayo magpa-file ng return. So, less work. So, pag wala tayong ipinapile na masyadong maraming return, eh di less mistakes. Pag wala tayong binabayaran tax, eh less remittance. So, pag nangyari yan, eh di less penalty. Wala tayong babayaran penalty. And of course, cost effective. Makakatipid tayo ng expenses natin. Imagine ninyo, ilang oras ng manpower ang ginagamit natin para lang makagawa ng isang BIR form. And of course, mayroong benefit din yan sa ating government. So, kung makakatipid tayo ng cost, mag-i-increase yung income tax natin. Yun yung sinasabi ko eh. So, there is a win-win situation. Winner ang mga top withholding agent na magiging no top withholding agent na, kasi tatanggalin natin yon. Winner din ang government kasi mag-i-increase ng income tax. Okay. So, pag-usapan natin kung saan ang galing. Sabi nila, sa Republic Act 10963, ito ho yun. Di basahin natin, ano ba policy ng declaration ng policy? Ano ba policy ng gobyerno? Ito. Sinunod ba? Ganun ang tanong mo eh. Sinunod ba ng BIR? Sinunod ba ng Department of Finance yung policy sa pag-i-impose, pag-identify ng top withholding agent? O di basahin natin. To enhance the progressivity of tax system through rationalization of the Philippine Internal Revenue Tax System, thereby promoting sustainable and exclusive economic growth. Hindi ho nangyari. Bakit? Hindi nagkaroon ng rationalization eh. Dinagdagan yung trabaho ng mga taxpayer. Bakit? Nag-create sila ng another type of withholding agent. At ang tawag nila ay TAP. Wala namang top withholding agent. Pag binasa ho ninyo yung sinasabing amendment dito, maliwanag na binabanggit lang po dito, mga ka-taxpayer kong mahal, nag-add lang ho. Ito, yan lang ho yung inad eh. Okay, starting January 1, 2019, 1% to 15% ang magiging withholding tax, from 1% to 32, binabaan. So, there is progressivity. There is relief sa mga taxpayer. The less percentage of withholding tax, the less ang penalty na kung sakali mang magkakamali yung taxpayer. Favorable yun. Progressivity yun. Pero, yung pag identify sa'yo at saka sa akin as top withholding agent, wala kang mababasa. Binaliktad, baliktad ko na. Read backward, read forward ako dito. Wala naman akong nakisa na inuutusan itong Secretary of Finance at itong BIR Commissioner na mag-identify ng top withholding agent. Mali po yun, sir. Ayon ho sa batas natin, hindi pwedeng magdagdag, hindi pwedeng magbawas, hindi pwedeng dagdag-bawas sa ating batas. Okay, kaya kailangan nating dalhin ito sa Court of Tax Appeals para i-repeal once and for all sa 100,000 na top withholding agents na na-identify ng BIR, i-repeal ito. So, mawawala na ang top withholding agent, magkakaroon ng legal relief lahat tayo na top withholding agent. Excuse me, tinanggal na pala ako sa top withholding agent. So, kayo na lang ho ang pinaglalaban ko rito. So, tulungan nyo ako, tutulungan ko kayo. Ako ho magre-represent sa inyo sa Court of Tax Appeals. So, sabi din dito, ito ho yung hindi maganda. Ayan. Pero, puntahan muna ho natin yung Section 244 ng Republic Act 8424. Yan ho yung 1997 tax reform. Ito ho yun. So, ginamit daw nila yung Section 244. Di, ito yung Section 244. Kung babasahin natin ng may katalinuhan itong section na to. Authority of the Secretary of Finance to promulgate rules and regulation. Maliwanag ho yun. Promulgate rules and regulation. That is
his or her duty, yung Secretary of Finance. Promulgate rules and regulations. It is also a right as well as an obligation. Ano yung tanyang gagawin? Maliwanag naman nakasulat dito. The Secretary of Finance, ayun, shall promulgate all needful rules and regulations for the effective enforcement of the provision of this code. Aliwanag! Gagawa siya ng all needful rules and regulation for the effective implementation of the provisions of this code, meaning the tax code. Ibig sabihin, ang ipropromulgate niya is based sa tax code. Kung wala sa tax code, hindi niya pwedeng ipromulgate dahil hindi siya authorized magpromulgate sa non-existing law. Okay? So, yung pag-i-impose ng TWA, non-existing law yun eh. Wala namang nagka-classify na taxpayer. Ha? Hindi kina-classify ng Republic Act 10963 na merong tax withholding agent. Walang ganun, sir. Wala. So, ngayon, since wala noon, ano yung ginawa nila? Tingnan natin sa mismong Republic Act. Ano ginawa? Ano utos? O dito sa Republic Act 10963, yung train law. Okay. Train law ho yan. Ano ba nakasulat? Ano inuutos sa Secretary of Finance? Section 84, Implementing Rules and Regulation. Within 30 days from the effectivity of this act, the Secretary of Finance shall promulgate the necessary rules and regulation for its effective implementation. Effective implementation. Ang pinai-implement, yung law. Okay? So, kung walang law, di wala kang i-implement. Diba? Simple lang. May law ba sa top withholding agent? Wala. Bakit ka nag-i-implement ng top withholding agent? Ikaw ba ay presidente ng Pilipinas na nag-execute ng executive order? Wala. Ikaw ba ay Congress, House of Representatives, at Senate, at nag-approve ka ng top withholding agent? Wala. Therefore, hindi ka pwedeng mag-introduce ng new terms, new conditions, na nagpe-prescribe ng liability sa taxpayer. Bawal ho yun. Nakasulat ho yan sa ating 1987 Administrative Code. Ngayon, tuturuan ko kayo, mga ka-taxpayer ko, tulungan ninyo ang sarili natin, tulungan yung buong Pilipinas. Sabi rito, Executive Order 292, sabi yan, ang ibig sabihin ng 292, the act shall be known as the 19 Administrative Code of 1987. Ano sabi? Whereas the new Administrative Code will be of optimum benefit to the people. Sino yung people? Tayo mga taxpayer and government officers and employee as it embodies changes in administrative structures and procedures designed to serve the people. Teka muna, pag ako ba ay in-identify mo na top withholding agent, did you serve me as the people of the Philippines? Hindi. You institute an obligation with a penalty. Bawal ho yan. Ayon ho sa ating 1997 Administrative Code. Ito ho yung sinasabi. Paano ba gumagawa ng rules and regulation? Authority to prescribe forms and issue regulations. The head of bureau. Pag sinabing bureau, BIR yan. Diba? Or office. O yan yung Department of Finance. Diba? DOF. Shall prescribe forms and issue circulars or order to secure harmonious and efficient administration of his bureau or office and to carry into full effect the laws relating to the matter to matters within his jurisdiction. Penalty shall not be prescribed in any circular or order for its violation except as expressly provided by law. Tanong, mayroon bang batas na nag-expressly provided na dapat magkaroon ng top withholding agent? The answer is, there is none.
So lahat po na nakikinig sa akin, kung hindi nyo naintindihan yung explanation ko, ulitin nyo na lang itong video ito. At nire-request ko ho kayo na tumulong. Ha? It's about time na tayo ay mag-unite at labanan ho natin ang harassment, corruption, oppression, at saka mga introduction of new rules and regulation na hindi ho suportado ng ating Republic Act. Katulad ho nito, ito hong 0619E, unlawful ho yan. So kung matatanggal ho natin ang pagpa-file ng 0619E, ano mangyayari? So wala ka ng penalty sa 0619E, wala ka ng interest sa 06193, wala ka ng surcharge sa 0619E because hindi mo na i-file eh. So the less BIR form na pina-file mo, the less headache, the less financial problem and burden. Yun yung sinasabi ko, mga ka-taxpayer kong mahal. Isa po sa mga mali dito, ha, wala hong batayan sa batas, itong 0619F, kailangan ho nating matanggal din ho yan. Eh, alam mo naman ang BIR, hindi yan susunod sa mga taxpayer kasi ang inasa isip nila, eh, mas mataas sila sa taxpayer. Mali! Mas mataas ang taxpayer sa BIR. Okay? Kasi they should serve the people. They are, the people in the BIR are public servants. O sino ba public? Di ba tayo public? Sino servant? Sila. Eh, bakit mas mataas sila sa atin? Bakit sila parang maarting masters? Di ba? Hindi, mali, mali eh. So, ano benefits sa ginagagawin natin ito, mga taxpayer ko? Mga kasama kong TWA? Okay? Hindi ho nyo kailangang maging mapasama pangalan ninyo dun sa magdedemanda sa BIR sa Court of Tax Appeals. Hindi, alam ko natatakot kayo. Ako na lang. Okay, suportahan niyo ho ako financially kasi babayaran ko yung mga lawyers. At gagastos ho tayo para ho na-present ho natin ito sa taong bayan through Facebook. Mag-a-ads ho tayo. I-upload ho natin kung ano nangyayari step by step hanggang matapos ho yung kaso kung kailangan makarating sa Supreme Court, ay gagawin ho natin para ho lang maproteksyonan ang karapatan ng mga taxpayers. Anong benefits natin pag tayo'y nanalo sa Court of Tax Appeal? Less BIR forms. Wala, hindi na natin ipa-file yan. Siyempre, kung walang BIR forms, edi lesser mistake. Lesser ang cost of doing business. At mawawala na ho, no more surcharge, interest, compromise penalty, at higit sa lahat, wala na tayong criminal liability pag natanggal ho natin yung mga unwanted, unnecessary, irrelevant 0619E and 0619F. Tulungan po ninyo ako. Eh, paano ka makakatulong, sir? Gusto kong tumulong sa inyo. Yes, kailangan ko hong makaraise ng fund. Pwede ho kayong mag-donate. Ito ho yung aking bank account. Makakaasa ho kayo na yung idodonate nyo gagamitin ho natin para ho maproteksyonan ang pangkalahatan na karapatan ng mga taxpayers. At i-issuean ko ho kayo ng resibo para maging at least deductible ho sa inyong sa inyong gross income yung inyong idodonate. Please help. Okay? So, may mga kinausap na ho akong mga tao at willing ho silang magbigay ng seed money. Maganda naman yung sinasabi nila. They will give me 20,000 pesos per company. So, okay ho yun. Kayo naman, kung hindi nyo kaya yung 20,000, eh, kung ano ho yung maluwag sa puso nyo, at ire-report ko naman, may accounting yan, kung ano ho yung ginagastos at paano ho gagastosin ho yung ating makukolektang donation. At gagamitin ho natin lahat ng donation natin para ho proteksyonan ang karapatan ng taxpayer, right to be independent, right to be self-reliant, and right against BIR harassment. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, ina-expect ko ho na itong video ito isi-share ninyo sa mas maraming tax withholding agent, sa mas maraming taxpayer, accountants, bookkeepers, and lawyers. So with that, thank you very much, and peace and happiness be with you for life. See you later. Kayong 100,000 na top withholding agents,
May mga lawyers po tayo. Okay? Nandiyan ho si Attorney Linus, Attorney Gemma, Attorney Minerva o Attorney June, Attorney Sarah. At sumasama ho si Attorney Che at saka Attorney Terence sa atin. Sila ho yung mga tax lawyers na hahawak ho ng inyong mga kaso pagdating ho sa Supina Duces Tecum, sa Department of Justice, sa Court of Tax Appeals, at saka dyan po sa Supreme Court. Mga tax lawyers ho yan na tinatawag ko na taxspecialista.legal. Abangan nyo ho yung website na ilalabas natin. So, yung mga accountants na walang mga lawyers, kayong mga taxpayers na walang lawyers, lumapit lang ho kayo sa amin at sinisiguro ko magkakaroon kayo ng legal department. Virtual. Mayroon na kayong lawyer, available, affordable, and accessible. Yan ho yung ipinapangako natin sa bidyong ito.